And alam niyo ba na yung bangus is our national fish? Parang ayaw mo tumigil ng subo lang subo. Harap! Hello and welcome to Gom at Home. Today I'm preparing daing na bangus. So, kailangan lang natin dito sa daing na bangus is, of course, bangus. Fresh bangus. First, ang gagawin natin, we will open up the bangus. So, buksan muna natin dito. Okay, and then we'll hit it dito sa dorsal niya. Dito. Yun. Pag ganun. See? It'll open up. No? Tuloy-tuloy lang pagbukas. And then dito. Yun. Tuloy-tuloy lang. Split it open. And then, pating sa ulo, hati natin yung ulo niya. Yun. Diretsong putol. Just like that. Tapos, split open natin. So, ngayon, na-open na siya. Ngayon, meron pa mga intestines dito. Tatanggalin natin yon. And then, we'll butterfly a few of this. Imamarinate natin yung ating bangus. Alright? So, once matapos natin i-prepare yung ano natin, yung bangus natin, ang gagawin naman natin dito, durugin natin itong garlic natin. Ito ilalagay natin sa marinade natin sa bangus. So, pag ready na yan, next naman is, ready naman natin yung pepper. So, nakita nyo how I prepare my food. I prepare them all in front of me. Para, pag kailangan ko na siyang ayusin, nandiyan na lahat ng kailangan ko sa harap ko. Kasi sometimes, you know, when you cook, pag magulo yung kitchen mo, nakakalimutan mo minsan yung ingredients. And then, minsan, pag nagluluto ka, doon ka naghahabol. No? Kulang yung tataka, bakit kulang yung lasa ng pagkain yung pala. Kasi nga, hindi mo lang naayos na mabuti yung ingredients mo. So, okay. So, mise en place. Okay? So now, andito na yung bangus natin. Malinis na siya. Alright. Ang pwede natin gawin, pag masyadong malaki yung bangus, pwede natin siya i-cut in half. No? Ito nga natin, ayan o. No? Tapos ilalagay na dito. Put it there. And put it there. Tapos, i-layer natin yung flavor niya. Lagyan natin ng garlic dito. Tsaka garlic dun. And damihan yung garlic. Tapos lagyan natin ng pepper. Damihan nyo rin. No? Tapos layering lang. Next. Isa pa. And then putulin natin sa gitna. See? Okay. Yan. Tapos garlic ulit. Okay. Yun. Ganun lang. It's pepper. Lagyan na ng konting asin. Sa ibabaw. Yan. Yung kanina, hindi natin lagyan asin. Yun. Ganun lang. Pagsakan mo lang ng asin dun. Okay. Nandiyan na siya. Ang ilalagay natin ay suka. Imamarinid natin sa suka. Just like that. Tapos yung nasa ilalim, lagyan niya suka. But the key here is, para sa akin na, iba-iba kasi yung, iba yung line of thought ng mga ano eh, ng iba-ibang mga cook at saka iba-ibang mga chef. Yung iba, ang gusto nila, minamarinate nila ng matagal, yung overnight nila. Ako hindi, I want to marinate my bangus, sandali lang. Siguro mga matagal na yung 30 minutes, about 15 to 20 minutes, and then for me, okay na yun. So while we're waiting for the marinade, ang gagawin ko, itong daing na bangus, may katerno to siyempre. Anong katerno niya? Fried rice and fried eggs. Tapos nun, lulutuin naman natin to. Okay? So, tatabi ko muna siya dito. Gagawin natin yung fried rice and fried eggs natin. Let me fry some eggs. Okay. Yun. And of course, we're using Doña Elena Pumas olive oil sa pag-fry natin ng eggs at saka paggawa natin ng fried rice. Again, ayoko na masyadong mainit yung oil natin when we fry the eggs. Yun. Ganun lang. And there you go. Nice.
Yan. Siyempre, shoutout muna tayo kay Ria Pasimius, no? Mga dote niya, si Erin, si Bea, at saka si Sam. Yan. Mga lagi nanonood yan sa Goma at Home. Thank you so much. And alam niyo ba na yung bangos is our national fish? Sa English, ang tawag sa bangos ay milkfish, no? At saka ito, maganda ng, ano, maganda sa bangos. Madali siyang palakihin. That's why it's very abundant, no? Sa atin. Lumalaki siya in brackish water. Tapos, pag medyo malaki na yung bangos, pwede mo na siyang, ano, pwede mo siyang ilagay sa dagat. Tapos, doon mo na siya, ano, doon mo na siya i-grow out. Sige, natin ang fried rice natin. Ganda ng garlic kasi pag ano, pag nadurog mo na siya, kusa nang ihiwalay ano, yung balat niya dun sa meat ng garlic. Yan o. Yun. Mi-mince natin siya. Okay. Yeah. So we'll make rice for one lang. Lagyan natin ng Doña Elena Pomas olive oil. Okay. Just konti lang. Okay. Tapos lalagyan natin yung garlic. So, once mag-start na mag-brown yung garlic natin, na-infuse na yung oil with garlic, lagyan natin yung rice. So, good for one. Should be enough. A little more. Okay. Ngayon, haluin na natin. So, we're doing all of this habang minamarinate natin yung, ano, yung garlic natin. Huh? Yun. Tapos, lagyan natin ng konting pepper and a little of hikuman soy sauce. Yan. So yun yung pinaka-salt natin. Okay. Tutusta lang natin ng konti itong rice natin. Tapos, pwede na. Natin rice. Tama na yung alat. Pag hindi, lagyan natin konting salt. Konti lang. Okay. Kayang-kayang gawin doon, no? Sa kitchen nyo, para lang kami dalaro, oh. Nice, no? Sige, so dyan lang siya. Habang mainit yung residual heat niya, yan ang papatuloy sa pagtapos niya, pagluto ng fried rice. Okay? Ready na yung ano natin, yung marinade natin. Okay. So, we'll heat up our skillet. Okay, in high heat. We'll cook our dye na bangos to golden perfection. Ang gagawin nyo, habang nagmamarinate siya, pwede nyong iikot siya dito. Yung nasa ilalim naman, ilalagay nyo sa ibabaw. Para rin naman ay babad na babad din ng suka. Ganun, no? Kasi pag tinagalan nyo naman yung marinade niya, may kita nyo, because malakas yung suka, maasim siya, partially naluluto na siya para na siyang kilawin. On a hot skillet, lagay tayo ng Doña Elena Pomas olive oil. Ito, gusto ko maraming ano, maraming oil. So medyo parang hindi naman siya totally deep fried, pero gusto ko medyo babad siya ng konti sa mainit na oil. Maganda to pag nilagay natin yung bangos natin, mainit na yung mantika natin. Again, my favorite part of bangos is the head. Yan. Ako, okay lang merong ano eh. Meron lang kahit may garlic. Yan. Kahit maluto yung garlic yung sa ibaba, okay lang ako. Some people, they take it out kasi nga yung garlic nasusunog. Pero kung hindi naman masyado matagal yung pagluto mo, yun lang, ganyan, no? Tumatalsik siya kasi nga medyo basa siya galing sa suka. So mainit siya. Mainit na mantika nilagay mo doon. So medyo tatalsik. So bantay, ha? Bantay lang kayo. Yun, no? At this point, pwede natin na ikot yung bangos natin, no? Yun. Okay. Ganda ng pagka-brown. Ng pagka-golden brown niya. See? Beauty. At this point, pwede mo hinaan yung ano niya, yung apoy. Kasi, ayaw mo naman na masyadong tostado yung meat niya. Okay lang na ganyan yung color ng skin, no? Yan, magiging very crunchy yan. Saka pag ganito kaluto yung ulo niya, yan, some people gusto nila na kinakagat yung ulo, no? Parang chicharon. It's very crunchy. Yun. Tapos yung garlic. Ito yung may garlic din, di ba? Eventually, because of the heat sa mantika,
yung garlic na mag-infusion flavor niya sa mantika, eventually papasok pa rin yun sa isda. Para kang nagbe-baste ng steak. Oo. So we're cooking this now from high heat down to medium heat. Okay. Okay, prepare na natin yung plate natin para pagluto na yung bangus, andun na pati yung fried rice natin. Ito yung fried rice natin, no? Pagkasarap ng fried rice. Oh, beauty. Alright. Rice natin dito. Ganda. Ganda, oh. Okay, hanguin na natin sa hinango. Okay, here's my dain na bangus with fried rice and fried eggs. It looks good. Thank you so much, Doña Elena. Tingnan natin. So, of course, ang crunchy. Ang tin. And then, bigyan natin ng fried rice natin. Say this. Very good. Ingat kayo kasi, you know, yung bangus medyo matinik yan. So, kailangan either pa-debone mo siya or pagkinahin mo yung dahan-dahan lang. Tapos egg. Parang ayaw mo tumigil ng subo lang subo. Sarap. Butong. Really good. Really good. Sarap. Thank you. Thank you. Teka, bago ako mag-goodbye sa inyo, isa pa. I feel like it. Tsaka sinasabi kanina, dapat yung pag-marinate sa suka, huwag masyadong matagal para hindi natutuyo yung meat ng fish. Sarap po. Dain na bangus, fried rice, fried egg, tsaka buko juice. Yung talaga buhay probinsya dito. Yung tubig namin, galing sa puno. Hindi galing sa ilalim. Hey, so thank you so much for joining me right here in Gomato. Please like, subscribe, and press on the notification bell para alam nyo kapag meron tayong bagong video na lalabas. Again, dain na bangus. It's so easy to make. It's easy to prepare. And it's wonderful to eat with your loved ones, with your family and friends. Okay, so I'll see you again. Bye.